Hi, welcome back ulit dito sa aking channel. Nung sa tutorial 12, kung nag-create ako ng mga iba-ibang dimension style. Nag-create ako ng 1 is to 1, 1 is to 10, 20, 1 is to 100, 5, and 50. So yun ang mga ginawa ko noong sa tutorial 12. So ngayon, gagawa tayo ng isang annotative. So kapag naka-annotative ang dimension, hindi nyo na kailangan yung different dimension styles kasi ang annotative, mag-a-adjust na siya base sa kung anong scale na gusto nyo. Katulad na ng ginawa ko noong nakaraang video sa grid. Parehas din siya ng function. Basta naka-annotative, yung may makikita kayong dalawang parang Mitsubishi logo. Yun ay annotative. At pag-annotative, yun ay pwede kang mag-assign ng iba-ibang scale sa object. So ngayon, gagawa tayo ng annotative dimension style. So, dimension style. Tayo 1 is to 1. Create lang tayo ng new. So, gawin nating name ay dimension annotative. Dalawang N ba yung annotative? Wala na tayo sa spelling. Annotative. Dalawang N pa yun. Annotative. Annotative. So, ayan. Continue. Then, one lang yan. Ito lang yung ititik, kailangan nakatik yan para magiging annotative. So fit, hindi na siya nag-highlight dito kasi annotative siya. Ito na yung magpa-function niyan. Okay, so meron tayong dimension annotative. Current, then close. So, okay. So, ito yung annotative natin. I-refine natin to. Annotative, modify. Alisin natin yung decimal. And okay. Close. Okay, wala na siyang decimal point. So, ito ay mm. So, dalhin natin siya dito sa ating drawing. Copy here. So, mapapansin nyo, wala yung dimension na kinopya natin kasi ang scale nito ay nakaset sa 50, 1 is 50 at ang kinopya natin na annotative ay 1 is to 1. So, para makita natin kung naandyan niya yun, ay kiklik lang natin itong Show Annotation Objects. So, ayun. Andito siya. Click. Ayun, lumalabas. Kapag naka-on, lumalabas kahit hindi siya 150. Ayan, wala. Lalabas, mawala. Then, so, dimension style, nandito na yung annotative. Dimension annotative. Set current. So, ngayon ito ang gagamitin nating dimension sa ating plano. Hindi na tayo gagamit ng mga 1 is to 50, 1 is to 100. Bali, isa lang yung gagamitin nating dimension style, which is dimension annotative.
So, punta tayo sa viewports. Ito yung ating different scales. So, magsimula tayo dito sa malaki, 1 is to 200. So, yung dimension ay dito natin nalagay. Tingnan natin kung nandun pa. Ayun. So, i-right click lang yan. I mean, select, then right click. Then, go to dimension style. No. Annotative object scale. So, add current scale. So, ayan, nag-add siya ng scale. So, kapag nag-dimension tayo dito, dahil ito nakaset sa 200, bawat dimension natin dito ay para sa 200 scale. Yung ganun lang kadali. So, yan ay sa 200. So, dito sa 1 is to 100 dahil naka-on ito. Nakikita natin tong dimension pero yan ay para sa 1 is to 200. So, pag kinlik, ayoko nitong cube. Pag kinlik natin ito, off, mawawala yung dimension doon. Dito naman, kahit i-click yan, o hindi, eh hindi siya nawawala kasi tama yung setting dito. So, ngayon, pwede tayo mag-add rito para mag-appear yung 1 is to 100. So, right-click lang. Annotative scale, add delete scale. So, just add 100. Okay. Okay. So, yun. Nag-appear siya. So, kahit ito ay naka-off or on, lagi nating makikita yung dimension. Ilapit lang natin ito dito. Check lang natin kung magkasing laki nga yung size. So, ayan. Ang ating dimension. Yun. So, ito at saka ito ay magkasing laki. Actually, yan ay isa. Click natin to. Oops. Click yan. Yun. Yun din yun. Iisa kasi siya. Dalawa lang yung naka-assign na scale, which is 200 and 100. So, ito, naka-off. So, yung dito naman, hindi natin nakikita yung dimension na yun kasi hindi pa siya naka-assign. So, 1 is 50, 40, and 20. So, first, pwede nating i-on ito para makita dito. Then, i-right-click ito dito. Then, annotative. Then, add current scale. So, ayun. May nag-add na siya ng scale. Kahit i-off ito, nandam pa rin siya. Tapos, wala doon. Tapos, i-on ulit natin ito. Tapos, mag-add current scale dito. Add current scale. Ayun. Ito naman, ang laki. Dahil hindi pa siya naka-assign yung 1 sa 20. So, operate natin yan. Mawawala. Ayun. So, right-click ulit. Then, annotative scale. Add current scale. So, ayan. Habang lumalaki yung, lumiliit yung scale, lumiliit din yung dimension. So, ayun. Ganun lang kadali ang paggamit ng annotative scale.
mas maganda yung annotated dimension dahil ang object ay isa lang. Hindi katulad ng hindi annotative, kailangan mong mag-create ng iba-ibang dimension style. Pag annotative, isa lang ang kailangan nyo na dimension style. At pwede nyo nang i-adjust yun base sa prepared scale ng drawing. Yun. So, hanggang dito na lang ulit. At hanggang sa susunod na video. Thank you very much.